No? Magandang umaga at welcome sa Bombo Radio Philippines sa Ginoong Eufemio Agbayani III, sir. Si Bombo Genesis po ito, kasama ho natin ang ating katandem, si Bombo Everly Rico. Well, naiso namin maitanong ho sa inyo, no, yung mga nakahanay ho nating aktibidad ngayon pong umagang ito, ngayon pong araw na ito. Kamusta ho yung mga naihanay po nating activities ngayon pong araw, kasabay po ng celebration ng National Heroes Day, sir? Bali po, ang pinakatampok na programa para sa National Heroes Day ngayong araw ay yung pagtataas ng pamasawatawat at pag-aalay ng kulaklak sa Tomb of the Unknown Soldier sa libingan ng mga bayan sa Taguig City. Inaasahan po natin ang pagdalo ni President Ferdinand Marcos Jr. kasama ng mga matataas na opisyal ng ating pamahalaan, civil man o military. At inaanyayahan din natin yung iba't ibang local government units, no, na karoon din ng katulad na palatuntunan sa araw na ito. May mga nakahanay din na mga paglulunsad ng mga exhibit. Sa katunayan, mayroon ng mga nailunsad dito mga nakarang araw at magkakaroon pa ngayong linggo kabilang sa mga magkakaroon ng exhibit ang Paraswai Church Historical Landmark, ang Museo El Deposito, at naglunsad din recently yun namang nasa museo na sa isang pampolitika ng Pilipinas sa Casarayan sa Malolos. No, itong mga exhibit na to tinatampok yung kabayanihan ng napakaraming mga Pilipino sa iba't ibang panahon man ito ng revolusyon o panahon man ito ng World War II. So, and today din, mamayang hapon naman ay magkakaroon tayo ng webinar tungkol sa mga iba't ibang karanasan na kaugnay naman sa 125th anniversary ng Protestant Christianity in the Philippines na pangungunahan ng adhika ng Pilipinas. Okay. Sir, ano pong significance ng National Heroes Day? Habang meron pong mga hiwalay na araw, ano? O hiwalay na celebration ng araw ho ng ibang mga bayani ho natin, katulad ho ng Rizal Day, ano? At Bonifacio Day sa huling araw ho ng Nobyembre. Bali, ang araw na ito ay inilalaan natin para bigyang pagpapahalaga yung kabayanihan ng mas maraming Pilipino. Kasi libo-libong mga Pilipino ang nag-alay ng kanilang buhay, lakas, talino, kahit yung kanilang mga resources, yaman, no? Para magkaroon, mabuo yung ating bansa at mag-protection na ito mula sa pananako, mula sa kahirapan, mula sa sakit, no? So itong araw na ito ay inilalaan natin para sa lahat ng mga bayani, hindi lamang para doon sa mga sikat, kundi para doon sa mga di gaanong kilala o dili naman kaya yung kanilang mga pangalan ay hindi na naitala sa kasaysayan. Kaya napaka-poetic din, no, na yung ating program this day. Ang inaalayan ng Bulaklak ay bantayog ng isang unknown soldier, no, na kumakatawan sa lahat ng mga sundalong nakipaglaban para proteksyonan yung ating bansa. Kaya maganda din yung tema ngayong taon, no, karangalan, katungkulan, kabayanihan. Honor, duty, heroism. Mga bagay na inaasahan natin sa ating mga bayani. Ngunit mga bagay na pwede rin natin gawin sapagkat pwede tayong maging bayani sa ating kasalukuyang panahon. At marami na sa ating mga panahon ang naging bayani na sa iba't ibang paraan. Okay. Ang ating katandem, sir, si Bombo Everly Rico, mayroon din karagdang katanungan. Yes, Ginoong Agbayani, ano naman po yung take po ninyo sa ng National Historical Commission sa pagbibigay po ng pangalan sa mga lugar at kalye mula po sa mga politiko, salip po na panatilihin ang pangalan po ng ating pong mga bayani? As a matter of policy, ang NHCP mayroong guidelines sa pagpapangalan ng iba't ibang mga buok sa Pilipinas. And na-strengthen itong guidelines na ito ng landaan ng Pangulo, ang Republic Act 11961. Noong August 24 lang ito nalandaan, no, at sinasabi rito na yung mga makasaysayang pangalan ng lugar, lalo na iyong mga umiral na ng 50 taon o 50 years, ay dapat mapapalitan lang ang pangalan nito kung ito ay aprobado ng NHCP. At bahagi din ng batas na ito kung mayroong mga puok na ang pangalan ay napalitan even before the passage of this Republic Act, pwede ring iutos ng NHCP na ibalik sa dati yung pangalan ito pagkatapos magsagawa ng hearing, no? As a matter of law din,
iniiwasan natin na ipangalan ang mga lugar sa mga buhay na tao. Isa ring Republic Act yung dulot nito. At may guidelines din dati ang NHCP na kung nakapangalan na sa isang nationally known hero, yung isang lugar, dapat ay hindi na po ito ipinapangalan sa mga lesser known people o kaya sa mga buhay pa o sa mga politiko. No, patuloy namang nagtatayo ng mga kalsada, tulay, school buildings at iba pa ang ating pambansa at lokal na pamahalaan na sa palagay ko ay masakbang doon na lamang ipangalan yung mga bagong ipapangalan ng mga lugar. Ipangalan sa mga local heroes, ipangalan sa iba pang mga tao na hindi ba nabibigyan ng pakilala sa pamamagitan ng Okay, sige. Maraming salamat na Ginoong Eufemio Agbayani, sir. Ano, alam kong busy-busy din po ang National Historical Commission ngayon pong araw na ito. Maraming salamat at hanggang sa muli na kayo po ay makausap. Magandang umaga. Ingat po kayo, sir. Mga kabumbaga, Star Nation, ang ating po nakausap ay si Ginoong Eufemio Agbayani III. Siya po ay isang researcher at historian. Bahagi po ng National Historical Commission of the Philippines. Kaugnay pa rin po sa selebrasyon ngayong araw sa pambansang o araho ng mga pambansang bayani.